Okay, kabayan. Narito ang ilang katanungan sa ating Q&A. Unahin po natin ang mga tanong ni na Bert Dumlao ng Tui, Batangas. Ang kahilingan po ay ukol sa naipalabas nating uri ng mga show type na fighting fish. Alam po ninyo, ang mga ito ay makikita po ninyo sa San Rafael, Bulacan. Ipagtanong lamang po ninyo sa munisipyo ng San Rafael, Bulacan, ang farm ni Ginoong Virsunga. Sa barangay, sa likod lamang po ng bagong munisipyo ng San Rafael. Ang isa pang tanong ay ukol naman sa nabanggit po nating sex reverse na tilapia. Tanong mula kina Lynn De Mesa at Mark Centeno ng Metro Manila. Ang mga kaalaman ukol sa tinatawag po nating all male tilapia, sex reverse kabayan, ay tatalakayin po sa mga seminar ng ating alamin sa tilapia production. At sa farm naman, at yaong mapagkukunan ng pagkain para sa all-male tilapia ay sa aquatic biosystem sa Bay, Laguna. Patungo pong Kalawan, Laguna ang direksyon. At ang namamahala po nito ay si Mrs. Minda Guerrero. At sa produksyon naman ng panggasyus, kung may market o pamilihan po ang nasabing isda. Alam po ninyo, kabayan, sa ngayon ay may magandang pamilihan ang panggasyus ayon po sa ilang nag-aalaga ng nasabing isda. Sa pag-aalaga ho ng panggasyus, pwede rin ho ito sa concrete tanks. Kaso nga lang, pinakamagandang sinasuggest ho naming habitat ang mga earthen pans. Okay. Ginagawa lang ho namin dito sa konkreto to dahil meron kaming sinasagawang pag-aaral dahil ang isang negosyo natin is hatchery. Okay. Nagpo-produce lang ng mga fingerlings? Nagpo-produce ng fingerlings to. Actually, ito galing to sa grow out, dinala namin dito sa concrete tanks para pag-aralan yung genetic niya at kung papasa siya ay gagawin natin siyang mga breeder. Okay. At mga gaano karami ang nilalaman itong ating concrete pan? Ang concrete pad natin na ka, Jerry, ang laman nito ngayon merong 5,000 piraso. Ito? Ito yung ganitong kalaki, katulad nito, ito ay... Breeder na to, sir? Oo, kinukondisyon na nating breeder to, ka, Jerry. Mga ilang buwan ito, ka, Jimmy? Mga isang taon na to, ka, Jerry. Itong ganitong kalaki. Ilang kilo yan, sir? Itong mga dalawat kalahati hanggang 3 kilo na to. Dito sa mga pinapakita natin, Jimmy, from this time on, gaano katagal bago magkaroon ng makuna natin ng production ng fingerlings of fry? Ang edad doon, ito ay mga magdadalawang taon pala ka, Jerry. Kaya linagay na namin dito, pinag-aaralan na namin yung genes niya at i-condition siya para sa 2 taon pa. Ba't kinakailangan i-condition pa pala? Oo, kailangan i-condition ka, Jerry, kasi dapat hindi siya lumaki ng malaking-malaki kasi pag nag-breed ka, mahirap i-handle ng sobrang laki. Ah, ganon? Kaya kailangan, meron tayong ginawang sistema sa pagkain, pag-breeder, na huwag siyang lumaki. Nang lumaki. Mga gaano kalaki ang ideal size ng isang breeder? Ang ideal size ng isang breeder na magandang production na mga ganito, ito. 3 kilo. Ito na. Oo, mga 3 kilo hanggang 4 na kilo. Wala pang itlog ito, ha? Wala pa po, may itlog man yan. Kung makikita nyo, extended na yung belly niya. Pero ito ay mahina pa yung hatching rate niya. Okay, pakita natin ito sa mga nanonood sa atin sapagkat interesado sila na makita yung mga panggasyos. Pero yung mga nakita ko noon sa mga nakaraang pagtatanghal namin sa panggasyos, medyo may kalakihan pa rito, mas malaki pa. Oo, ka, Jerry, yun yung ginagamit natin ngayong breeder. Kaya tayo nagkukondisyon ng medyo mas maliliit na breeder kasi unang-una, mahirap hawakan yung malaking breeder. Pangalawa, namamatay siya pag nabibitawan ng mga tao. Masarap pa ito, pare ko. Sinigang na panggasyos, mas lalo pag may miso at saka mustasa. Miso. Sapagkat ang miso, kabayan, ayon po sa mga dalubhasa, makapag-induce po ng pag... tulog ng himbing sa gabi. Miso, kabayan. Ano, okay. Pagaling. Sa miso, ha? Larangan ng pangisdaan, kabayan. Pinagkakakitaan po ng marami nating kababayan sa nasabing larangan ng kabuhayan. Sa ating tanong at sagot ng palatuntunan, ating alamin.